Good morning, meron tayo ditong R15 na I think V3 na to, hindi ako nagkakamali. R15 V3. Yan. So meron tayo ditong R15 V3 na ang issue is hindi daw nag-activate yung fan. Okay? Andito yung kanyang fan sa may radiator, sabi ng owner. Okay? Kaya ang nangyayari, nag-overheat. So syempre pag nag-overheat, malaking gastos yun. Kaya pag ganitong mga issue talaga, kailangan ma-address agad. Ang sabi ni sir is laging umiilaw dito yung kulay pula sa warning ng temp sensor. So, maraming pwedeng panggalingan to. Actually, sinimula na namin baklasin para mas madali na yung, mas mabilis na yung vlog ngayon. Yan, sinimula namin siyang baklasin. Tinanggal namin yung dalawang side na fairings dito. Ayan. Okay, ayun, ayun yung mga kaha. So, tinanggal namin yan galing dito para makita namin yung buong system. Okay? Ngayon, sa ganito kasi, sa R15, yung ang mga iti-check mo kung gusto mo malaman kung alin yung sira sa pag hindi umiikot yung fan, pwedeng tatlong bagay yun. Actually, apat pala. Pwedeng fuse. Okay? Ito yung fuse. Nandito. Yan. Which is, ang fuse lang naman kasi nito is isa lang for all the accessories. Sa lahat ng accessories niya, isa na lang. So, naka main fuse na siya. Direkta na. So, umiilaw yung panel. That means okay yung sa fuse. Alright? So, that's one. And the second is yung kanyang wirings. Okay, yung harness. Titignan natin baka may naputol sa harness kaya hindi nag-activate yung fan pag mainit na. Okay? Pangatlo is yung temp sensor mismo. Pwedeng sira yung temp sensor, which is located yan somewhere here malapit sa may block para masense niya yung temperature ng coolant. At pang-apat, actually lima pala yan eh, hindi apat. Pang-apat is yung mismong fan. Baka yung mismong fan sira na. Yan, baka yung motor dun is sunog na kaya hindi na siya nag-activate. And yung panglima is itong tawag ba dito? Relay, okay? Yung relay ng ano R15 na para sa fan is dito located. Katabi lang nitong flash relay. Yan. Ito yung flash relay, ito yung relay para sa fan. Alright? So, yan yung limang bagay na i-check nyo kapag ganitong nagkaroon kayo ng issue sa fan ng inyong R15 na kapag nag-overheat siya, hindi nag-activate yung fan. Okay? So, gagawin natin, kuha tayo ng battery muna. Check natin yung fan para ma-eliminate natin yung fan dun sa equation. Okay? So, ito yung battery natin. Tapos, ito yung socket. Ito yung ikakabit natin muna dito para marekta natin yung fan. Ito yung socket ng fan. Okay? Ayan. Yun yung socket ng fan. Ito. Yan. Tatanggalin muna natin yan. Huwakan mo dan. Okay? Tatanggalin natin yan. Yan, so ito na, nakalabas na siya. Sige Dan, connect mo siya dun sa external socket na kinuha natin. Yan, tapos, yung blue wire niyan, dalawa kasi yung wire niyan eh. Sorry. Ito, may dalawang wire yan, isang blue, tsaka isang black. Yung blue is a positive, ito Dan yung positive. Yan. Tapos, yan, kabit mo, tapos yung isa is negative. Sige, connect mo. Yan. So, titest natin. Ayun, umikot yung fan. Itanggalin mo nga dyan sa isang wire. Yan, para makita lang. Sige, lagay mo. Yun, umikot siya. Tumutunog pa. So, okay yung fan. Okay? So, eliminate natin yung fan sa equation. Balik natin tong socket. Next na ititest natin is yung relay. Kasi yung harness, last na yan na pwede mong i-check since mahaba yung harness na kailangan mong i-check. Okay? Mahaba siya simula dito hanggang papunta dito. So, next ito check natin is yung relay. So, relay ng ano, ng fan mismo. Okay? So, gagawin natin, physical check muna. Okay? Kung maayos yung condition ng relay. Sa ganitong klaseng ano, ito kasi sa R15, mukhang inaabot siya ng tubig galing dito. Especially, nag-tail tie si sir eh. So, ibig sabihin,
mas less yung protection galing sa tubig. Eh, yung electronic or electrical components niya andito, so mas subject siya sa water damage. And as you can see here, yan, actually parang tinanggal na siya dati, merong parang kinakalawang sa palibot. So gagawin natin, tanggalin natin. Sige Adan, try mo tanggalin. Mahugot na naman na yan eh. Sige. Yun. Ayun. Huli agad. Ito yung naging problema. Kinalawang yung isang pin ng relay. Naputol na. Ayun. So, okay yung itong sa taas kasi guys, na dalawang pin ito, tsaka ito. That's for the trigger. And ito yung main contact ng relay. Ito, dito. Yan yung tinatawag na contact points. So, sira na. Naputol na yung isa. Ayan. So, kailangan na nating palitan yung relay na yan. Pero, titignan natin kung masisave pa natin tong socket, no? Kasi, bihira makahanap ng ganitong socket. Yan, kailangan natin siyang palitan. Nako. Okay, compromise talaga kasi yung safety. Kapag minsan nagsiset ka ng forma, ganito, maporma, naka-tail tidy ka, kaso na-compromise yung sa electrical mo. Yan. So, ayusin natin yan. Ito pala yung papalitan. Okay? Tapos mamaya, papakita natin na working na siya. 2,000 years later. Yan. So, na-revive pa namin yung socket. Tapos, ginawa namin dito. Nagpalit lang muna kami temporary ng relay na pang automotive. Pero same lang din naman kasi sila ng function. Kumbaga temporary lang muna, palitan natin ito. Para lang matest natin kung kung gagana na siya. So kanina yung nasabi ko dun sa inyo sa earlier na kumbaga pag tinanggal natin tong socket na to sa may dito sa kanyang sensor, tawag ba dito? Thermostat. Okay? So ang iba tawag dyan is thermo switch kasi nag-activate siya sa temperature. So gagawin natin is papakita natin sa inyo ngayon na halimbawa lang masiraan kayo, emergency, no? Let's say hindi nag-activate yung fan. Pero sure kayo na okay naman yung halimbawa, okay naman yung relay, okay naman yung mga sockets nyo, okay naman yung fan, pero hindi nag-activate. Minsan kasi ito yung nasisira, hindi na siya nagbibigay ng tamang signal, tamang temperature signal para mag-activate ito. So hindi niya nare-read ng maayos kung mainit na yung coolant, kaya hindi nag-activate yung fan. Okay, so gagawin natin, kapag halimbawa po nasa ride kayo, emergency lang, okay, o kaya gusto nyo lang i-test, ang gagawin nyo lang is uhugutin nyo tong sakit na to. Pero wag nyo na itatry ito pag hindi naman kung hindi naman kayo nagkaroon ng problema sa fan nyo, kasi magre-read yan ng error dito. So for emergency lang, gagawin natin, tatanggalin muna natin to. Okay, so gagawin ko muna, papandarin ko muna pala yan, para lang makita nyo na mag-activate. So yan sya, tapos start natin. Okay, so nakita nyo wala naman syang error, no? Tapos kapag ang ginawa natin guys is tinanggal natin tong socket na to. Tingnan nyo yung fan, ha, hindi siya umaandar. Pag tinanggal ko tong socket na to, yun, nag-activate siya. Okay, yun yung parang safety feature ng pagka-design ng wirings niya, ng connections niya. Parang sa sasakyan lang din. Okay, na kapag nag-overheat, tinatanggal yan pag hindi gumana yung thermostat or yung thermo switch. So, tinatanggal to, socket na to, okay, para mag-activate yung fan. So, pag binalik ko yun ulit, yan. So, magtatanong, sir, bakit tumigil yung fan? Kasi, kumbaga, nagbabasa na siya ngayon ng tamang temperature. So, kumbaga, pag tinanggal mo kasi to, parang ibig sabihin, alam na ng system na may problema yung thermo switch mo, kaya tinanggal mo siya. Kaya ang gagawin niya ngayon is i-activate niya yung fan para hindi mag-overheat yung iyong motor. Okay? So ngayon, nag-activate na siya. That means, okay na tong ating relay. Alright? So, yan. Ito yung relay para sa fan eh. Dad, tanggalin mo nga dyan.
Yan. Makita nyo namatay yung fan. Namatay yung fan. Sige, Dan, ibalik ko. Yun, tumunog agad. Yan. So, kanina, hindi yan nag-activate ng ganyan. So, confirmed na na yung naging sira talaga is yung relay niya. So, babalik na natin to kasi pag tinanggal mo yan, mayroon talaga siyang error na mababasa ganyan. So, gagawin mo lang sa mga naka-R15 dyan, babalik nyo lang to ganyan. Tapos, wala na yung error. Pero kapag tinanggal ko itong socket, magkaka-error ulit siya. Ayan. Pero mag-activate yung fan, at least hindi kayo mag-overheat. Pag sa rides nyo, during emergency, useful yung ganyan, yung ganun na mag-ano lang, temporary solution lang muna. Band-aid solution lang. So, balik na natin. Okay. I think that's the end for this short clip, short vlog. Sharing lang tayo. Sabi nga, sharing is caring. Again, this is Emil Customs live here at Scale Garage. Okay, have a nice day sa inyo guys. Busy na naman kami. Salamat po sa lahat ng suporta. Again, ride safe and peace!